Magpunta kayo sa mga probinsya ngayon. Ito yung panahon ng tinatawag ng pabasa, pasyon, no? Sila'y nagsisigawan, halos nag-iiyakan. Yung kanilang panalangin, dinadaan nila sa palataas na tinig upang iawitin ito na may, alam natin, medyo seryoso sila sa kanilang panalangin ito. Pero ang tanong, ito kayo katiyakan na sila ay maligtas sa kanilang buhay para mabigyan ng kapurihan ng Diyos. Now, anong sinasabi ng Biblia? Tignan natin kung anong malinaw sinasabi ng Biblia kung paano tayo magkaroon ng katiyakan sa Panginoon upang sa ating kapurihan. Psalms 50, gusto kong basahin natin ang dalawang talata. Salmo 50, mga talatang 14 hanggang 15. Ganito ang sabi, mag-alay sa Diyos ng pasasalamat na alay at tuparin mo ang iyong mga panata sa katastasan at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Ang Diyos ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Na dito po sa ating talatang binasa, maaari tayo makatiyak na iingatan tayo ng Diyos upang ang layunin ay siya'y ating maluwalhati. Gawin lang natin ang kondisyon. Mayroong tatlong hinihingi ang Panginoon para sa atin na tayo nakatiyak na tayo ay kanyang iingatan at tayo ay makapagpupuri sa kanya. Una-una, ang sabi po sa ating talata sa verse 14, mag-alay tayo ng pasasalamat. Ikalawa, anong sinasabi sa talata? Tuparin natin ang ating mga panata. Ikatlo, labing lima, tumawag tayo sa kanya sa araw ng kabagabagan. Upang, yan po, iligtas kita at lulatiin mo ako. So, ating paksa ngayon, katiyakan natin sa Panginoon na tayo'y kanyang iligtas at ating mapuri. Katiyakan natin sa Panginoon. So, ano yung katiyakan natin sa Panginoon? Gawin natin ang kanyang hinihingi sa atin. Una, mag-alay ng pasasalamat, ugdi ng ating panata sa kanya. At ikatlo, tumawag tayo sa Diyos o manalangin tayo. Now, tignan natin ang likuran ng Psalms 50 na ito. Itong Psalms 50 ay isang awit o isang panalangin ng mga tao ng Diyos sa pamumunan nitong choir at dahil sila ay itinuwid ng Panginoon, dumana sila ng disiplina ng Panginoon. Actually, ang Psalms 50, ito'y aklat ng paghukom ng Diyos. Pero tignan natin ang pagdisiplina ng Panginoon na dinanas nito mga tao ng Diyos sa anong dahilan? Dahil sa kanilang kasalanan pagdating sa pagsamba. Hindi sila kumama sa kanilang pagsamba sa Diyos. Kailangan silang ituin upang manumbalik ang kanilang totoong pagsamba sa Kanya. Now, sa pagitan ng pagdisiplina, ang layunin ng Diyos ay sila ay magbigay ng totoong pagsamba sa Diyos, manumbalik sila sa tama. Una, sila ay maghandog ng pagsamba ng kanilang sarili at hindi suhul. Sapagkat mapapansin natin sa verse 9 to 13 ang sabi ng Panginoon, sino may-ari ng lahat ng mga hayop, lahat ng mga animal sa buong kaparangan, siya ang may-ari nito. Dahil ang mga tao rito, sila'y sumasamba na sinusuhulan nila ang Diyos sa pamagitan ng kanilang mga sacrifices. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo tinutuwid dahil sa inyong mga akto, kundi tinutuwid ko kayo sa inyong maling motibo sa pagsamba sa akin. Sa inyong pang paghandog, pwede akong kumain dyan. Sino ang kakain yan? Ako ba'y kakain ng mga hayop? Hindi. Hindi ko kailangan ang suhol, kundi gampanan ang inyong mga tungkulan sa pamamagitan ng pagtutuwid sa inyo. So, tingnan natin ang unang katungkulan dito ay mag-alay ng pasasalamat. Mag-alay ng pasasalamat. Itong problema ng mga ng bayang Israel dito, nung sila ituwid ng Panginoon, nag-alay sila ng mga handog na para bang mababayaran nilang Diyos. Hindi naman kumakaya ng Diyos ng hayop sa kanya dati. Kailangan lang talagang sila ay magpasalamat. Saan?
sa mensaheng dumating sa kanila na sila ay sinaway. Now, ito yung isang aral sa atin, gaya ng ating mga napakaralan sa mga Sunday, yung tayo po ay ituwid ng Panginoon, hindi dapat natin ito itadalit sapagkat ito'y blessing sa atin. Ito'y biyaya sa atin upang tayo gisingin sa ating mga maling buhay. Kaya dapat tayo magpasalamat kung tayo ay itinutuwid. Dahil tayo tinutuwid, ginigising tayo sa ating mga pagkakasala. Ayon ng Panginoon, na tayo ay masaktan o magtampo, imbis, tayo maghandog ng ating sarili sa pagsamba. Hindi yung ating mga gawa, ang ating pagmamalagi sa Diyos, may ginawa ko ganito. No? Ang kailangan ng Panginoon dito ay mag-alay tayo ng pasasalamat kahit sa mabigat na mensaheng dumarating sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos hindi tumatanggap ng suhol sa kanya lahat ng mga hayop sa buong taytig. Isa pa, ang Diyos hindi kumakain ng karne. Nais ng Diyos ang ating katapatan. Nais ng Diyos na sa ating pagsamba yung katapatan ng ating puso. Katapatan umamin ng ating kasalanan. Ang sabi na sa Romans chapter 12 verse 1, I urge you therefore, brethren, to offer your bodies as a living sacrifice. Diba? Yun ang gusto ng Diyos, na yung ating buong buhay, ating katawan, ang siya natin ihandog. Hindi yung dadami tayo, nagbigay mo ng tayo, yun ang pagpapalaki natin, hindi kailangan ng Diyos yun eh. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Ang kailangan niya, ang ating buhay na katawan, na dapat tayo magpasalamat sa Kanya sa pagsamba. Ikalawa, katungkulan natin na tupdin ang ating mga panata sa Kanya. Ang sabi sa verse 14b, mag-alay sa Diyos ng pasalamat, alay, at tuparin ang iyong mga panata sa kataas-taasan. So, anong panata po ang ating binitiwan dito sa Diyos? Na kung ating babalikan ng Panginoong Jesus, nagturo siya tungkol sa panata. No? Basahin na natin at tingnan natin kung anong makukuha natin doon. So, Matthew chapter 5, verse 33 to 36, ganito ang sabi ng Panginoon sa mga tao, sa mga lagad. Sinabi niya, narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat ito ang puntungan ng kanyang mga pa, kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lungsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa, maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok. So tumutukoy yung panumpa natin sa Diyos, yung lahat ng ating binitiwang pangako maging sa ating kapwa. Sapagkat maging sa ating kapwa, nangangako tayo, okay, sinasabi, saksi ko ang Diyos. Huwag mong gamitin yun. Saksi ko ang Iglesia, saksi ko ang Jerusalem. Tapat ako sa pangako. Hindi. Huwag natin gamitin yun. So, ipinapakita naman dito na ang ating mga panata sa Diyos, eh, nagagawa natin sa ating kapwa. Nagagawa natin sa Iglesia. Nagagawa natin sa pastor. Nagagawa natin sa trabaho. Na nangangako tayo pero hindi natin ginagawa. Kung hindi natin ginagawa, actually, tayo ay nagkakasala sa Diyos. Bakit kanyo? Ang sabi rito sa 5:37 ng Matthew. Matthew 5:37. Ngunit ang inyong pananalita ay maging buo kung buo. Hindi kung hindi. Ano mang higit pa rito ay buhat sa masama. Kung tayo na nangako, sumangayon tayo, oo. Pero hindi natin ginagawa, eh, galing sa masama yun. Kung sinabi naman natin, hindi, pero dumating ka, eh, galing pala sa masama yun. So, ano bang galing sa masama, alam natin ito yung paglabag natin sa Diyos. Kaya nga, kung tayo'y nakabitiw ng panata sa Diyos o pangako sa ating kapwa, may turo naman ng Panginoon sa Ecclesiastes o Proverbs chapter 6. Ang sabi sa Proverbs chapter 6, verse 1 to 5, anak ko, kung naging tagapanagot ka sa iyong kapwa, kung itinalik mo iyong sarili sa isang banyaga, ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong mga labi, dahil nangako, at ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig, gawin mo ito ngayon, anak ko. At iligtas mo ang iyong sarili, yamang ikaw ay nahulog sa kapangyarihan ng iyong kapwa. Umayo ka, magpakababa ka, at makiusap sa iyong kapwa.
Huwag mong bigyan ng tulot ang iyong mga mata o paidipin man ang mga talukap ng iyong mata. Iligtas mo ang iyong sarili na parang pusa sa kamay ng mga laso at parang ibon mula sa kamay ng mabibita. Ay, ito po, kung mayroon tayong binitiwang salita na hindi natin kaya gawin, puntahan mo yung taong iyong pinangakuan at sabihin mo sa kanya totoo na hindi ko kaya gawin. Dahil ikaw ay nasa bitag ng iyong sariling bibig. Dahil anumang panata natin sa kapwa ay ginagawa natin sa Diyos. Na mayroon pa rin tayong panata sa Diyos na ating sinumpaan kung tayo ay maging Kristiyano, maging kasapi na sa Iglesia. Alam niyo naman po ano yun? Yung ating tithes. Panata sa Diyos yan na ginagawa natin. Pero maraming nag-excuse dyan. Balikan natin Malakay chapter 3 verse 8 to 10. Para bigyan natin liwanag ito. Sa ganun, huwag tayo magkasala sa Diyos. Ang sabi sa Malakay chapter 3 verse 8 to 10. Ang sabi ng talata, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Bagay ba na dapat pagnakawan ng Diyos? Ang ibig sabihin. Mahimo bang pangawatan nato ang Ginoo? Gayun may ninanakawan ninyo ako. Ngunit ninyo sinasabi, paano karami ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Bigat na nakawan ng Israel ang Diyos sa makita ng kanilang di pagbibigay ng kanilang tithes and offering. Love offering. Kaya ang sabi sa 9, kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako. Pag sinabing sumpa, mga kapatid, may consequence yun kung hindi natin ginagawa yung ating ipinangako sa Diyos. Maaaring hindi natin makita sa ating mga mata, pero nangyayari sa buhay natin. Nangyayari. Kasi ang contest dito, ipapadala ng Panginoon lahat ng salot sa lupain dahil sa pagnanakaw natin sa ating sinumpaan sa Diyos. Before, siguro, tapat tayo. Pero nasanayan tayong magnakawa ng Diyos kasi wala namang nangyari sa atin. Pero hindi mo napapansin, anong takbo ng buhay natin? Okay. Kayo'y sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawa ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhinin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa kayo'y subukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ang Mahupo, tingnan ninyo kung hindi ko buksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalagayan. Yung pagpapala mula sa langit at yung sumpa din naman mula rin sa langit. Kaya na, ito ang dapat natin katungkulan natin. Kung tayo sinasaway ng Diyos sa ating pagsamba, minsan ang ating pagsamba, eh pakitang tama lang. Gawin natin ihandog ang ating sarili. Huwag natin suhulan ng Diyos. Magpasalamat tayo sa kanyang salita at tugtin natin ang ating mga anak sa kanya. Ikatlo, sa lahat ng ito, kung ating ginagawa na tayo magpasalamat at tinutupad natin ang ating mga kapungkulan sa Diyos, lalo sa Iglesia, eh dapat din tayong manatili at pagpatuloy sa panalangin. Tumawag sa Diyos. Ang sabi sa verse 15, at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Anong resulta? Ililigtas kita at luluwalhatiin. Diyan natin binata yung ating paksa, no? Katiyakan nating kaligtasan sa Diyos upang siya iluwalhatiin. Paano ba lang? Magpasalamat sa Kanya, tukdin ang ating panata at manalangin sa Diyos. Na ang pagtawag dito, yung salitang pagtawag, ay nagpapahiwatig ng dalawa. Una, malakas na tinig na tumatawag sa Diyos. At pangalawa, dahil may kailangan, kaya tumatawag sa Diyos. Pag sinabi malakas na tinig, Jeremiah 33 verse 3 yun. Call unto me and I will answer thee. Tumawag ka sa akin. Alam mo, isang taong nangangailangan, malakas talaga ang boses. Tumatawag ka na. Yun ang nais ng Panginoon. Na ating pagtawag, bagamat hindi naman narinig sa ating labi, pero sumisigaw yung ating puso ng pananampalataya sa kanya. Narinig ng Diyos yung sigaw ng puso niya. Narinig ng Diyos. At ikalawa, kaya tayo tumatawag dahil umaamin tayo, mayroon tayong need. Mayroon tayong
kailangan. At ang pagtawag natin, hindi sa basta lang lumabas sa ating labi, pero tumatawag tayo, kanino? Ang sabi dyan sa ating text, call upon me in the day of trouble. Call upon me sa akin. Now, si, anong pakilala rito ng Diyos? He is Jehovah Elohim. Jehovah Elohim. Ibig sabihin doon ng Jehovah is everlasting existing Savior. Walang katapusan umiiral na tagapagligtas na Diyos. Kilalanan natin yon. Kaya tayo tumatawag sa Diyos dahil alam natin wala siyang katapusan tumutulong at tumutugon sa panalangin ng kanyang mga tao. Be sure na tayo tumatawag sa Kanya. Tumatawag tayo sa isang mighty God, mighty Savior. Tumatawag tayo sa Diyos na Jehovah, the existing one, the everlasting Savior, Jehovah. At tumatawag tayo sa Diyos na may control ng lahat ng bagay. Ang sabi sa 50 verse 1 sa ating text, ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon, ay nagsasalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyo. Pinapakita rito ang sovereignty of God. Yun ang ating tinatawagan, hindi lang katulad ng ginagawa ngayon, sumisigaw, maawit sila, mga pabasa sila, saan pupunta yung kanilang pagtawag na yun? Nagpaparinig lang sila para maingganyo yung iba na sumama sa kanilang pabasa. Hindi tayo ganun. Kahit hindi lumalabas sa ating bibig yung malakas na tinig, pero yung puso natin sumisigaw talaga. Mayroon bang sumisigaw na yung nalangin sa puso lang? Alam niyo ba kung sino? Si Hannah. Diba? Sa 1 Samuel chapter 2, nang sabi pa ni Eli, yung pare, eh, nasisira ng bayan ito, lasing itong babae nito. Tumigil ka lang sa paglalasing mo, ha? Nang sabi ni Hannah, hindi ko ako lasing. Kunyan po ko ituro yung isang masamang babae. Ako po'y tumatawag sa Diyos mula sa aking puso. Dahil nakita lang ni Eli yung mukha niya na pati labi niya tumatabingin dahil tumatawag sa Diyos. Kita natin yung digdiban doon. Tinukod talaga rito si Hannah. So, kailan tayo tatawag? Ang sabi sa ating text, kailan daw tatawag? Tumawag sa akin sa araw ng kabagabagan. Ang sabi, call upon me in the day of trouble. Yung ating nakita dyan, yung trouble. No? In the day of trouble. Pero ang emphasis dyan is day. Ang emphasis yung pinag-iingan dito na tumawag kayo sa araw ng kabagabagan. Yung araw ang pinag-iingan dyan. Na alam natin sa Hebrew na ang araw ay yung. Yung. Pag sabi niyo, tumutukoy sa 24 hours. Hindi yung panahon ng kabagabagan. Kundi sa araw, sa bawat minuto ng araw na yon, tumawag kayo. Hindi yung sa panahon lang ng kabagabagan. Di lalo na kung nasa kabagabagan ka. Kaya ang emphasis dyan, pray without ceasing. Pray without ceasing. Tingnan nyo ang sabi nga sa Psalms 91 verse 15. Ang sabi sa Ingles eh, ganito. He will call upon me, sabi ng God, and I will answer him, and I will be with him in trouble, I will rescue him and honor him. Nakita niyong nakasentro sa Diyos yung tugon sa mga tumatawag sa Kanya. Tatlong beses binanggit yung I. Kung kaya yung I dito, isang banal na pangako ng Diyos. Sa tao, pag puros tayo I, eh, pride yun. Pero dito, hindi mo pride ang Diyos. Ang sabi niya, He will call upon me. Sino yun? Tayo na may pangailangan. And I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. Yung kagandaan na dapat tayong tumawag sa Panginoon in the day of troubles. Ibig sabihin, without ceasing. So ang pagtawag natin sa Diyos ay yung pag-amin ng ating kasalanan. Yan ang context dito eh. Tinuwid sila,
ginat sila ng Panginoon because of their sins, pagdating sa pagsamba, eh nagawa nila, nanuhol sila ng mga offering. Pero sabi ng Panginoon, kailangan niya. Ang kailangan ko, ang inyong puso. So meaning, itong panawag dito, panlangin dito is accepting their sins. 1 John 1, 9, if we confess our sins unto Him, He is just and righteous to forgive us and cleanse us. Dapat siya ba na? So, anong katiyakan natin sa Diyos na tayo iligtas para tayo ay magluwalhati sa Kanya? Tatlo. Una, magpasalamat tayo. Mag-alay tayo ng pasalamat. Ikalawa, tukdin ang ating panata. Ikatlo, tumawag tayo sa Diyos sa lahat ng sandali. Lesson? Walang kabiguan sa Panginoon. Walang kabiguan sa Panginoon. Ando yung dinidinig ang ating tinig, ando yung pinatatawad tayo sa ating kasalanan, ando yung inihanda niyang pagpapala niya sa atin. I will sa ating ng Panginoon. Kaya, tara na. Tumawag tayo sa Panginoon. Tumawag tayo sa Panginoon. Tayo mo na lang. O Panginoon, salamat po sa iyong mga salita sapagkat patuloy na kaming pinalalakas sa iyong mga pangako. Tunay doon na kami po ay nagkakasala sa bawat sandali. Ngunit nakakalig kami ng mga pagtutuwid. Nakikita namin ang iyong mga pagtutuwid sa mga bagay, sa providensya. Huwag po namin itong itasama ng loob, kundi ipagpasalamat namin sa inyo. Sapagkat ito po ay pagmamanyo sa amin upang ibaliktad muli sa tamang daan. At nawa, tugtin namin ang aming pong mga ipinangako sa inyo. Lalo na sa mga ipinangako namin sa aming kapwa, sa aming mga anak. At patuloy kami manalangin. Daan namin panalangin ang aming pagpapasalamat maging sa aming pong pagtupad ng aming mga pangako sa inyo. Sapagkat hindi kami may bibigo at hindi kayo nang bibigo. Salamat po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.